Guys, Mr. Muslim, I'm using Go Muslim Card for almost 5 years. At sobrang laking tulong nito sa akin. Sobrang laking tipid din. Kasi naglo-load ako once a month na lang. Or minsan umaabot pa ng 2 months before ako mag-load. Tanong ako minsan kila tita or sa ibang friends ko kung alam ba nila kung ano yung GoMo SIM card or kung anong SIM card yung ginagamit nila. Ang alam lang nila or yung kilala nila is Globe, TM, SAN, Talk and Text, tsaka dito. Alam naman natin na yung mga nabanggit kong SIM card is mahal yung load nila and may expiration din. Kagaya ng sa TM, yung minimum load nila before, nung gumagamit pa ako, hindi ko alam kung hanggang ngayon, is 10 or 15 pesos and that is for 1 day or 2 days lang. Tapos, hindi ko alam, parang walang pang internet yon. Yung 25 pesos, alam ko may pang internet na yon. Tapos, only call and text na yon. Tapos, yung niloload ko kasi lagi before is 90 pesos and that is for 7 days naman na may 3 gigabytes for internet or may 3 gig na data. And only call and text naman siya for Globe and TM lang. So, hindi ka makakatawag sa Smart. Yung Smart naman, hindi ko masyado alam yung mga offers nila or promo nila kasi hindi naman ako masyado gumagamit ng Smart. Gumagamit lang ako noon kapag nag-burnout sa amin or pagka bumabagyo kasi nawawala yung signal ng Globe. So, minsan yung Smart yung may signal sa amin. So, ako, hindi ko na masyado kailangan ng load kasi dito sa bahay may wifi naman. Tapos, pag pumupunta ako ng work, may wifi din naman. So, yung uso kasi ngayon, messenger na, diba? Dara-daracho na mag-chat ka na lang or mag-call through messenger or Viber. Tapos, ayun na. So, internet talaga yung kailangan natin. Yung load is kailangan ko lang kapag lumalabas ako ng bahay, halimbawa nasa biyahe ako or may pupuntahan ako na walang wifi. Ako, tsaka yung papa ko, pareho na kami ng SIM card na ginagamit. Lalo na si papa, binigay ko na sa kanya yung luma kong GoMo. Kasi ang gasto sa load, kung maglo-load every week ng 90 pesos. Tapos, minsan nauubos agad yung data mo, hindi umaabot ng 7 days. So, yung matitira na lang is call and text kasi only naman yun. So, mas importante kasi sa kanila yung data. Kasi mahilig mag-Facebook, mag-YouTube, manood ng videos. So, mabilis siya nauubos. Ang nangyayari is maglo-load na naman nang hindi pa umaabot ng 7 days. So, yung ginawa ko, binigay ko na sa kanya yung GoMo na SIM card ko na luma, tapos bumili ako ng bago. Si mama, tsaka yung bunso kong kapatid, bibilhan ko na din kasi weekly sila humihingi ng pang-load or ng load. Ang tanong, saan ba nabibili tong GoMo SIM card nito? So, nabibili siya sa L-App. L-App, di ba merong orange app, may blue app na din. So, ito tatawagin kong L-App. So, ayun, dun ko siya nabili. For 400 pesos, tapos hindi pa kasama yung shipping fee nun. Pero, sinerge ko ngayon sa L-App, 379 siya ngayon. Kasi parang naka-sale. Pag bumili kayo ng SIM card, meron na siyang free na 30 gig. So, magagamit nyo siya for 1 month. Depende sa inyo kung paano gagamitin yung load na naandan sa SIM card. Yung minimum load niya is 259. Kung dun kayo mismo maglo-load sa app na GoMo. Pero, kung dun kayo maglo-load sa GCash, yung minimum niya is 399. 400 na din, sabihin natin. Ito kasing 259 na load nila is promo lang siya. So, minsan walang 259 na load. So, yung pinaka-minimum talaga is yung 399. Yun lagi yung nilo-load ko. Yung 259 kasi, 20 gig lang siya. Yung 399 naman is 30 gigabyte. Darlene, paano mo nasabi na nakatipid ka dyan sa SIM card na yan? Eh, kamahal-mahal. Yung load ang mahal, yung SIM card ang mahal. Ganito yon. Diba pagkabili nyo ng SIM card, meron na siyang free 30 gigabytes na load. Yung 30 gigabytes na load na yon is convertible siya into call and text for all networks. So yung ginagawa ko, pagka hindi ko kailangan ng pang call and text, hindi muna ako nagko-convert ng load ko into call and text. Gets nyo? Wait lang, ang gulo. Ganito yun. Pagka nandito ako sa bahay, kasi may wifi naman, so hindi ako gumagamit ng data. So, pag nasa work ako, ganun din kasi may wifi. So, gumagamit lang ako ng mobile data ko pag nasa biyahe ako. Ang ginagawa ko, inopen ko yung mobile data ko. Wala, parang tanga. So, ganito. Pag need ko ng load, agad-agad, or emergency, pwede nyo siyang i-convert. Ipapakita ko na, ang gulo mag-explain, di marunong. So, mag-tutorial na lang ako kasi ang hirap niyang i-explain and para alam niyo din kung ano yung gagawin ninyo in case na bumili kayo ng SIM card na to. And disclaimer, this video or this SIM card is not sponsored ha. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi mas malakas ang internet niya. Pwede niyong i-convert yung data into call and text for all networks anytime na gusto niyong mag-convert hanggat meron kayong data
or gigabytes na natitira, pwede nyo siyang i-convert. So, ayan guys, papakita ko sa inyo kung kailan ako last na nag-load sa GoMo SIM card ko. So, nung 26 pa, May 26, 11:11 a.m. ako nag-load sa GoMo ko. And, imbis na 259 yung babayaran ko, yung binayaran ko is 229 pesos na lang kasi may 30 pesos akong voucher sa GoMo. So, need nyo naman mag-install ng GoMo PH na application. Kasi dito kayo mag-convert ng load ninyo, dito nyo rin makikita kung ilan pa yung natitira ninyong load. So ayan, makikita nyo yung akin, meron pa rin akong 11.82 gigabytes, meron akong 1 minute call na natitira, and 46 texts na natitira. 4 days na lang, mag 1 month na yung load ko and hindi pa rin siya nauubos. So kung bibili kayo ng SIM card, i-click nyo lang tong shop sa baba. Ayan, dito kayo pwedeng bumili ng SIM card and dito rin kayo maglo-load. Makikita nyo yung offer nila, 399, 259, 399, 499, 459, 599, 799, 599, 1599, 599. Ayan, so kailangan nyo lang tingnan yung no expiry data kasi yan yung pwede nyong ma-convert. It bahala kung anong offer yung i-avail ninyo. Pero ako kasi yung in-avail ko lagi is itong 399. Pero pagka halimbawa hindi ko na masyado kailangan yung load or medyo kulang sa budget, yung niloload ko is itong 259 lang. Halimbawa, gusto nyong mag-convert ng load ninyo into call and text or call or text lang, pindutin nyo tong more creds sa baba. Tapos, hanapin nyo yung call and text. Ayan. Ito yung mga offer nila. 8 minutes plus 50 text. 1 gigabyte yung kailangan nyo para maka-convert kayo. And 100 text naman. Tapos, 10 minutes call. So, 1 gigabyte lagi yung need nyo para makapag-convert kayo. Ayan, halimbawa mag-convert ako ngayon. Ito yung kukunin ko na 8 minutes plus 50 text. Tapos, yung gagawin nyo lang is confirm conversion. So, yung GoMo SIM pala guys is kagaya din siya ng Globe. Mas malakas lang yung signal niya. Sabi, nakagaya lang siya ng Globe. Kasi pagka walang signal yung Globe, wala ding signal yung GoMo. Ayan, so tapos na, nakapag-convert na ako ng aking call and text. Back na tayo sa home. Makikita nyo, nabawasan na siya ng 1 gigabyte. And meron na akong 9 minutes na pang-call and 96 text. So, yung call and text nyo, wala ring expiration yan. Hindi yan may expire. And pwede nyo siyang gamitin hanggang sa maubos. Tapos, ganun din yung data ninyo or yung pang-internet ninyo. So, ayun, malaking tulong talaga siya, guys. Kaya kung ako sa inyo, mag-GoMo na rin kayo para makatipid kayo. Lalo na kung may wifi naman sa bahay ninyo.